At by the way mga tropa, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan at paghatid po ng impormasyon ng oras na pulang ganap ng alas 6:43 na ng umaga. At mga tropa, sa ating pagbabalita, isa pong ulat ang ating mong papakinggan sa labas ng himpilan. Patungkol po ito sa committee sa panukala hingil sa regulasyon ng polusyon sa ingay na ingay aprobado sa committee ng ecology. At ang buong detalye mapapakinggan po natin yan kay Katropang Terence. Katropang Terence, standby. Katropang Terence, magandang umaga. Inaprubahan ng Committee on Ecology sa Kamara de Representantes kahapon ang mga panukala hinggil sa pagbabawas at pagkontrol sa ingay. Ito ang House Bill No. 2516 na inihain ni Iloilo Representative Raul Tupas at House Bill 3052 ni Quezon Representative Angelina Tan. Layo ng House Bill 2516 ang paglika ng Noise Pollution Control Board upang makontrol ang pollution sa ingay. Samantala, layo naman ng House Bill 3052 na kontrolin ang ingay na likha ng kaguluhan ng publiko at ang paggamit ng videoke o mga aparato na nagpapalakas ng tunog na hindi nagiging panganib sa kalusugan, kapayapaan o kaligtasan ng mga tao. Magpapataw ito ng mga parusa para sa mga paglabag. Sa kanyang pambungad na pananalita, sinabi ni Chairperson at Zamboanga del Norte Representative Glona Labad-Labad na dahil ang pagkontrol sa ingay ay nailipat na sa mga lokal na pamahalaan o LGUs ng Department of Environment and Natural Resources, ang bawat LGU ang siyang nagpapatupad ng kanilang mga lokal na ordinansa. Sinabi niya na kung titignan ang iba't ibang mga regulasyon na sinasagawa ng bawat LGU, tila may kakulangan sa mga detalye. Mula sa Kamara de Representantes, Terence Moreno Grana nagbabalita para sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Terence, at mga...